Hello, good morning everyone. Dito po ako ngayon sa isang barangay dito sa San Rafael. Kasi nais kong mag-interview ng isang kabataan. Alamin lang natin kung ano ba yung pakiramdam ng isang kabataan o ng isang bata na yung alam na natin na may mga bata minsan na napapariwara, pero kailangan natin silang intindihin at alamin natin kung ano yung kanilang damdamin behind doon sa kanilang ginagawa na hindi pangkaraniwan. Meron akong isang interview dito na isang kabataan na sangkot sa ilang bagay na minsan kinaiinisan sila ng lipunan, pero siyempre dapat nating unawain kung bakit sila nagkaganon. Ano? Ito po siya. Yan. Ang pangalan niya ay si Boboy. Ayan, pangalanan natin siya, si Boboy. Boboy, kumusta ka? Okay lang po. Okay lang, oo. Ilan ang edad mo ngayon? 14. Oo. Kumusta magulang mo? Okay lang po. Okay lang, oo. Papa mo ba, nasaan ngayon? Patay na po. Ah, patay na. Bakit namatay? Na-accident. Ah, na-accident din sa motor. Oh, mama mo nasaan? Sa ibang bansa. Ah, nasa ibang bansa. So, nakatira ka lang dito sa... Sa lolo't lola mo, ano? Oo, dito sa bukid. Balita ko, nasangkot ka raw doon sa isang pagnanakaw. Totoo ba yun? Hindi naman, oo. Pero balita ko, may kinunan ka daw ng cellphone. Ano yun ang tutulak sa katulad nyo na bakit na gagawa yan? Pwede ko bang malaman kung ano ang nagtutulak sa mga kabataan, bakit nagagawa yung ganun? Wala po. Oo. Pero anong nararamdam, ano yung pakiramdam ng ganun? Kasi siyempre kami, kumbaga... Siyempre, dapat maunawaan namin kung ano yung damdamin ng isang kabataan na kumukuha ng isang bagay na hindi kanya. Oh. Nakaramdam ka ba ng takot? Takot, oo. Pero anong tulak sa'yo? Bakit na... Nagkaroon ka ba ng mga kaibigan na nag-impluensya sa'yo? Madami po. Ah, madami. Oo. Saan lugar yun? Balagtas. Ah, sa Balagtas, oo. Pangkaraniwan, ano yung kanilang ginagawa? Ganun nga po. Kumukuha ng mga bagay-bagay na, oo, sabihin natin na, pero bukod dun, nasangkot ba kayo halimbawa dun sa mga pag-aakyat bahay? Hindi naman. Hindi, yung pagkukuha lang ng mga bagay na nakikita nyo. Bawa yung pera, yung cellphone, o ano pa mga gamit. Mga ilang panahon ka naman nasangkot sa ganun? Matagal na rin? O bago lang? Bago lang. Ah, bago lang. Oo. Ngayon, sa tingin mo, ano kaya yung makakatulong sa'yo para kahit makakita ka ng mga bagay na hindi sa'yo, hindi mo na i-attempt na kunin? Meron ka bang hinahanap na atensyon ng magulang, ng mga kapamilya, o ng naghahanap ka ba ng mga tunay na kaibigan? Oo. Oo. Pwedeng lakas-lakasan mo yung boses para at least makakuan. Naghahanap ka ng mga... Anong klaseng kaibigan sana ang hinahanap mo? Yung kaibigan na ano... Yung matino. Ah, yung matino. Oo, oo. Kaya lang, talagang nung... Kailan ka nag-umpisa na mapasama sa umasangkot sa ganong mga hindi magandang gawain? Nung... Mga 11. Ah, 11 years. Ano yung una mong kinasangkutan ng pagkuha ng hindi sa'yo? Hindi, ano, nadadamay lang. Ah, nadadamay. Oo, nadamay. Kumbaga doon sa mga kaibigan mo, nadamay ka lang, ano. Oo. Kaya, alam mo, Boboy, pwede kang magkaroon ng kwan, pwede kang magkaroon ng mga tunay na kaibigan. No, pwede ka naman magkaroon tunay na kaibigan. Ang siguro, may papayo ko lang sa'yo, yung mga kabataan na sa tingin mo hindi talaga magandang impluensya, dapat siguro iwasan mo habang bata ka pa, no? Kasi para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Oo.
Kapag nakakakuha ka ng bagay na hindi sa'yo, at halimbawa nagsisinungaling ka, ano yung nararamdaman mo talaga? Nakukonsensya ka ba? O paano yung nararamdaman? Nakukonsensya. O kaya lang siyempre, kasama na ba yung kahirapan ng buhay doon? Kaya mo nagagawa yon? Yung kahirapan ng buhay, saka yung kakulangan ng atensyon ng magulang. Ikaw ba, nasabihan ka na ng magulang mo na mahal ka niya? Opo. Oo. Pero so far, napakalayo niya, ano? Kaya kumbaga ang nakakasama mo, yung mga kabataan na nakaka-impluensya sa'yo ng masama. Ngayon, masasabi mo sa ibang mga kabataan? Anong masasabi mo para hindi na nila o hindi sila masangkot sa ganitong gawain? Sa mga katulad ng kabataan, huwag niyong gagawin yung nangyari sa akin na kumukuha ng hindi sa akin, kaya huwag niyong gagawin yan. Ayun. Okay. Sa magulang mo naman, ano naman mapapaabot mo? Anong atensyon ang gusto mong maabot sa kanya, sa kanila? Malayo po kasi. Oo. Matagal na kayo hindi nakikita ng nanay mo? Oo. Kumbaga walang gabay ng magulang, ano? Oo. Kaya siguro ang masasabi ko po sa mga magulang, no? Talagang kailangan nila ng patnubay ng mga anak. No, kasi napakahirap. Ang mga kabataan, naghahanap sila ng atensyon ng magulang, naghahanap ng pagkalinga, naghahanap ng payo at pagmamahal. Pero pangkaraniwan, sa mga karanasan, talagang ang mga kabataan nasasangkot doon sa ilang mga krimen kasi nga kulang o walang atensyon ng magulang na ibinibigay. Ano? Kaya sa pangwakas na pag-uusap natin, Boboy, ano yung masasabi mo? Ano yung conclusion doon sa pag-uusap natin? Marami naman po akong natutunan. Oo. Marami naman din po akong naintindihan. Oo. Sa mga sinabi nyo. Sa aking yung mga ginagawa ko. Oo, ako naman ang maipapayo ko sa iyo at sa mga katulad mo na makapapanood nitong acting video. Sikapin natin na kahit na maraming mga kabataan ang nag-iimpluwensya ng masama, pero tandaan natin na lalo na sa iyo, Boboy, meron kang magandang kinabukasan. Basta huwag ka lang, sikapin mo lang na gawin kung ano ang tama, no? Kasi napakabata mo pa para mawala ng pag-asa para sa hinaharap. No. Ako, bilang biktima mo, hindi naman ako galit sa iyo. No. Hindi ako galit. Actually, kaya kita in-interview kasi gusto kong matulungan ka na makita yung sinseridad ng buhay. Actually, naramdaman ko na nalulungkot ka doon sa nangyari. No? Talaga bang nalulungkot ka? Oo, kasi nakita ko yung luha mo. Ano? Meron kang emosyon. Ano? Pero ang gawin mo, maging positibo at iwasan mo yung mga kabataan na gumagawa ng masama. No? Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa akin sa video na ito. No? Salamat. Okay, salamat.